Hawak ko na tong mga alaala ko sa mga tao dyan sa FPTCI. Tinisulat ko yung mga experiences ko na nabanggit ko sa isang video. And I will read it one by one. So, hindi ko alam kung ilan ang aabutin nito, pero let's see. So, sinulat ko to no January, February, March, April, May 5, 2024. Dun sa tanulong to. And nung hindi ako nagpaalam, tapos nakiswitch ako kay Manong Brain sa center, weekend center. Tapos nasabihan na ako after nun. Sorry, Ma'am Marie. May 5, 2024 to. So, ang una, ang unang sinulatan ko si Manong Jezreel. So, Manong Jezreel, this is my letter for you. Listen to me very carefully. Wow. I guess so. Manong Jezreel, Jezreel Job, Sir Nadelia. Salamat sa laging tipak mo kasi dahil doon naramdaman ko kung paano manakit ang lalaki. Lols. Actually, oo. Kasi puro ka tipak talaga. Ganun ka. And, yun nga, yung kamay mo, payat-payat, so masakit kasi, alam mo yun, yung, masakit kasi wala masyadong laman. Puro siya puto. Ganun. And be more responsible pa and do not make other people worry about sa mga responsibility din nila or sa mga activities na magaganap. Dito sa point na to, I was referring po dun during sa anong tawag dun? Sa banquet? Sa banquet natin. Alam mo to eh, kasi sobrang worry ako kung anong part ko dun. Tapos MC pa tayo kasi partner tayo, diba? Tapos sabi mo, basta. Hanggang danag. Pero ako, sobrang gusto kong ahead of time. Alam ko na yung gagawin ko, ganun, para at least makaprepare ako. Kaya nung time na, during our banquet na, that time, hindi ko alam talagang gagawin ko. Iniwan pa nga kita kasi, lagi mo akong tinatawag sa harap. Hindi man ako handa dun ay, hindi ko alam natatayo-tayo pala ako dun. Lagi mo akong tinatawag na nasamahan kita sa harap, ganun. Sa akin, okay lang sana kahit nakaupo ko, kahit wala akong partner sa harap. Ay, importante sana hindi ako tumayo, hindi mo ako pinatayo. Yun lang, yun sa akin. Kaya yun, sulit ko to. Please do not make other people worry about more responsibility din nila. Gusto ko ipaalam mo. So, yun. Pero, okay lang. In the end, okay lang naman siya. Yun lang talaga yung ayoko. Medyo may something na. Alam mo, yeah, ganun. Peace, Manong Jezreel. Pero, the best ka pa rin. Diba? Next, kay Manong Jeffrey Ayang. Okay, kay Manong Jeff. Huwag masyadong mahiyain, brother, at huwag masyadong tahimik. Oh. Kasi nga tahimik kay tahimik si Manong Jeff. And parang ano mahiyain, pero maibubo ka pala to. Ang dami kong nabalitaan sa kanya. Ngayon nandito na ako. Wala lang. Natatawa lang ako. Kasi ang tahimik mo eh. Ang tahimik mo, pero ang dami kong narinig na ano. Wala pala. O, yun. Tapos, masyado ka namang seryoso sa buhay. Kaya some of them, kaya takot sa'yo. Haha, yeah. Totoo to. Yung ano mo, parang, tanongin mo nga si Manong Jeff. Go na. Ayoko. Yung parang ganun ba na parang iniiwasan ka nila? Parang something na may konting takot or ayaw ka nilang kausapin, ganun. I don't know. And mingle with other people and just be real. Yeah. Dahil nga tahimik ka, hindi ka na nakikimingle. So, yun yung dapat mong gawin. Mingle with other people. Para hindi naman sila matakot sa'yo, diba?
No. Just be really yung ikaw lang, yung kung sino ka talaga, di ba? You don't have to imitate another person, ganun, or someone. Tuloy mo lang tipa nag-surum di guitar, kasi kaslakmit lang kanya da mga ninanais din matuto. Yes, kasi sa man ng Jeffrey, kahit magaling siyang mag-gitara. Kaya, ba yun, pumunta siya sa ibang lugar para turuan yung mga gustong matuto. And sabi ko, pati din ako, gusto kong matuto. Kaya, yung mga tinuturuan niya, ganun din ako. Kaya, continue na lang, niya lang na agsuruti guitar para marami pa siyang maturuan, marami pang matuto, di ba? Kasi, hirap kayo mag-gitara. Ang hirap matuto mag-gitara. Takes many, many months. Years pa siguro. Yun ko sa akin, mga taon na akong beginner eh. Yan, si Manon Jeffrey Ayang. May atraso ka pa sa akin. Tapos, next, si Manong Doming Zoo. Si Manong Doming Zoo. Oh, sige, kamusta ka naman, Manong Doming? So, Manong Doming Zoo. Baliwag Doming Zoo. O, sabi ko dito. I like you for being a soft-hearted person and the way you galaw-galaw kasi you look like a girl in the mirror. Well, as it, sabi ko pala to. Si Manang Doming Su, kasi alam mo siya, very feminine moves yung galaw niya. So, para siyang nakakaaliw lang kasi lalaki siya, pero paano siya gumalaw? Parang, ang soft. So, parang, alam mo yun, Manong Doming? Ewan ko, ikaw yung bunso, tapos siguro muntik ka nang maging babae. Joke. Yun. Bunso ka pa naman, pero pinili mong pumasok sa Bible school. Oo nga, alam mo yun, na siguro hindi mo in-expect or hindi mo na-imagine yung self mo na magpapasok ka sa Bible school, di ba? Lalo na, bunso ka. Alam mo yung bunso daw, pag-asa ng pamilya. Yan, spoiled brat, ganun. Joke, joke lang manong Doming Su. But, hindi ka naman spoiled brat eh. The best ka din. Yun yung one thing na na-appreciate ko talaga. Tuloy lang brother sa pag-serve and don't be dismayed. Yeah, tuloy lang sa pag-serve kay Lord and gamitin mo lang yung life mo to alam mo yung para marami para maging blessing ka pa, para maging good example ka pa to many people. Yan. Kamusta ka dyan, Manong Doming, ah? And kay Manong Joshua Bunan. Oh, Manong Joshua. Anya kay Manong Joshua. Oh, sorry. Anya kay Manong Joshua. Salamat mo't iti naging part mo, Jai Dagadag Mission. Huwag kasi sila yung phrase na center dun sa Dagadag. Kasama si Kuya Larbert. So, tuloy mo lang maging leader kasi nakita ko na appreciate ko tin custom. Yeah, actually, sa manong Joshua, hindi ko rin in-expect na he was just ilang taon na 20 years old siguro that time, no? Na center siya. 20 ka ba? Ang bata-bata niya, hindi mo akalain na ang bata niya, pero alam mo, mature din siya mag-isip. Mature din siyang, alam mo, ma-appreciate mo lang naman yung mindset niya. Minsan na lang ang nangyayari. Minsan lang, kasi hindi ka naman always na nakikita ka. So, sa observation ko, ganun. Na-appreciate ko talaga. Sa pag-lead mo ay sa mga youths, ganun. Talagang, pag may fellowship, ikaw yung nagigitara. Kahit ang babata ng mga kasama mo, ikaw talagang nagiging leader nila na sinusundan nila. And handa man nakita ang yung nakita kahit ustunti babae manin ah ustunti babae manong Joshua joke ng kadihan madalang gamin dyan na buwang and you know medyo pero hindi naman ano hindi naman sa babayero ka pero talagang friendly type, di ba? Manong Joshua. I know you. O, sige. Brother Kennedy Contero. Si Broken naman. Oh, I'm broken.
Kuya Broken, I appreciate you for being you, ngay. Haan ka lang. Ay. You are real and the etiquette ko kanyam. You are real. Paano masabi kong you are real, Manong Ken? Yes. Mayat ka nga, Manong, kasi hindi ka nang babaliwala. Hala? Parang hindi ka nang babaliwala, Manong Ken. Hala, hindi ko maalala kung paano masabi ko to, ha? Anyways, an ka lang agsaksakit na Kim J, may isa nga instructor atay madidiay. Oh, si Broken talaga. Kilala mo kung sino yung tinutukoy ko dito, ha? Yung isang instructor na namang parang timping-timpi ka na. Na up to the point na madmademon iso na. Tapos napipilitan ka lang na sumunod sa utos niya kasi grade yun. Kasi may grade yun. Tapos, ang dami mo nasabi dun. Huwag din natin ilabas. Alam mo yan, Manong Ken. And, siguro ngayon, wala na yun, no? Naka-move on ka na. Although, meron pang scar, pero, syempre, we have to let go and move on. Yan, si Broken. And one of the best cook and kadwa eche group me. One, best cook ka talaga, Broken. Kasi, alam mo, saan mo natutunang magluto ng ganun? Lalaki ka pa naman. Ang dami mong alam na putahe. Siguro, lahat ng gulay, eh, kaya mo nang iluto. Ganun, di ba? And, pwede ka nang mag-asawa, Broken. Pwede ka nang mag-asawa. Ag-BRE ka pa kumapay, oh. Late na to, ag-BRE ka kumapay. Pero, BID na eh. Tapos, intern ka na ngayon. And I hope so, you're doing well. Nakikita ko nga sa may demo na crabs, frogs, yung mga inuulam mo. Oy! Kita ma. Next, Manong Edwin Balingaw. So, hi Manong Edwin! Isa ka sa mga taong may bisyo. May bisyo daw si Manong Edwin, ala. So, pero syempre, ang sayo is kumain, pero maganda rin yan kasi hindi mo ginugutom ang sarili mo. Yun yung tinutukoy kong bisyo. Totoo, si Manong Edwin naman talaga is kain dito, kain doon, at hindi nabubusog. Real talk to Manong Edwin na huwag mo akong i-hate pag nakita mo to. So, na-appreciate ko din naman yun. Kasi pag tayo nagutom, maghanap tayo ng pagkain, di ba? And, ganun si Manong Edwin talaga. Kain lang ng kain, di ba? Oo daw. Sasadya, yung mga mga asar maminsan eh, nagmayat ka nga ibadik. Joke na, ano sakgayam. Oo nga. Mga asar talaga ni Manong Edwin, may saka nga. Kahit kung suntukin, idiada ko dito. Actually. Yung nanasak. Nanasak talaga gayang. Ngayon, di ba naman nung Edwin kasi those were the memories na naaalala ko ngayon na ako'y wala na dyan. O, di ba? Yan si Manong Edwin. Kamusta ka na din, Manong Edwin? Next, Manong Jeff Brain Basbasa. Ay, ante. Joke. May talaga tiki na lalaking kasi kasla ka babae nga. Agugas. Kaya, no kuma per group ta si Kati kaduha ka na yung agugas kasi organize si custom mo. Totoo to. Isa talaga sa mga na-appreciate ko sa iyo, Manong Jeff Brain is para kang babae na very organized. Alam mo yun. Tapos mag-ugas ka talaga nga. Ayusin nga kustong itikas ng mga agsabon, kaschay, and first pa lang lag. Kasi pa-separate mo pa lang kahit makita ko. Ay, grabe talaga to si Manong Jeff Wayne. Inabak na pa iti babae. Ganon. And yun yung maganda. Kaya sabi ko, tani ka kasama ko sa grupo, no? Yan. And one more kit
Adam, minsan timalaswang imagination mo, ngem, maawata ka si grade 5 ka pa lang ko nang kit. Nakakita ka, ti, black nga alalia. Totoo. Nakwento mo na to, manong Chief Brain, ha? Huwag kang ano-ano dyan. Narinig namin ni Alpha. No, tawanan pa nga namin yun, eh, yung story mo nung grade 5 ka. Kaya naiintindihan ko kung minsan, eh, iba na yung iniisip mo. And sana naman, manong Chief Brain, sagutin ka ni Jaya. Ara-ara yung mga joke. Awan pa yung gayam, di ba? Crush mo lang yun, pero I hope so na hindi ka hopeless sa kanya. Pero parang balita ko, wala na. Binitawan mo na. And, okay lang yun, kasi in the right time, you'll find you're the one naman, di ba? Up here. So, kay manong Dan Rainer Marcos, isa ka sa mga taong matapang na nakilala ko. True to, manong Dan. Actually, emotionally, psychologically, and mentally, kaya niyong labanan at kaya mong labanan at nalampasan tagi siya edo nga pagsubok to school. Papigsa ka pa and our best craft master din. Yes, magaling ka sa mga arts, drawing, sa writing. Alam mo yun, sa mga crafts. Yes, and very talented ka, manong Dan Rainer. Yun nga, one of the most appreciated na na-appreciate ko sa'yo is you are strong. You are strong kasi ang dami mong nalampasan. Dyan sa school pa lang yung nakita ko and how much more outside pa, di ba? Parang nadadown ka na pero in front of other people get you are strong and hindi mo ay makikita na may pinagdadaanan ka kasi you are showing the smile. The smile na behind that smile kept pains. Diba? Dami kang narinig na disappointments na dumurog sa puso mo. But still, you are standing and you are firm. Kaya nga andyan ka pa, diba? Kaya nga bumalik ka pa. And yun yung nakita ko na na-amaze din ako sa'yo. Ang tatag mo, ang tapang mo talaga. Diba, manong Dan? And kay manong Graciel Benawe, ito yung taong masyadong busy sa KTN niya. Busy ka talaga sa KTN mo, manong Graciel. Kasi nga, future teacher ka na. Aba eh, kailangan mong dumaan talaga sa ganyan. Yung paggising ko, tapos bago ako matulog, andun kang gumagawa ka ng activities mo, yung project mo, doon kay Ma'am Hermie, di ba? And yun nga, pinagpupuyatan mo. Kaya alam kong worth it yung mga yun. Hahaha, kanain umawis di gumatang or aghalo. Yes, manang Graciel talaga. Ado kwarta mong gamin isungang, kanain mo ay babaga. Di na, hindi aghalo. Yung katatapos ba naman ng kumain, or before pa atang kumain, tapos naghalo. Tapos awisan tapin si dadu mga apan. Tapos yun, chika-chika. Habang naantay yung halo, di ba? Yan. Tay, ado ti kwarta na. Un, ado talaga ti kwarta man ang virgin. Pero ibagabagam nga. Awanan ti kwarta. Tak na ibusan. Ngayon, adda. Grabe. Paano yun? May powers. Yan. So, agasawa kan tama. Tuma ng yahaan, daklipatan ah. Oo, syempre, manang Graciel, ilang taon ka na, you have to be ready. Wait na. Kasi magiging parent ka na sooner. At kung mangyayari man yun, ay abay, andito lang ako. Please don't forget to invite me on your wedding.
Diba? Kasi, kailangan present ako dun. Oo, kailangan. Huwag mo lang patagalin, Manang Gracial naman. Grabe ka. Take care of your health din, Launay. Yes, Manang Gracial, please take good care of your health. Huwag ka nagpupuyat masyado dahil sa KTN mo. And, wala ka naman masyadong ano, kinakain na nakakano sa health mo. Pero, praying and hoping na magpunta ka din sa good condition. You'll be in a good condition. Yun. And next, tayo sa second dears, Manang Elizabeth Singpet. Hi, Manang Maria. Number one advisor ko to school. Yes. Di ba? Kasi magkasama tayo ng ano, room. So, ikaw, ako, tayo lang. Bago tayo matulog every morning, may nasasabi tayo, di ba? We motivated each other during those times na parang magbe-breakdown na ang isa sa atin, di ba? And may nidismayahan tayo. You were there. That's why number one advisor ko. And salamat sa mga opposition mo sa mga negative mindset ko, sister. Yes. Alam mo, during the time na negative yung lumalabas na sa isip ko, yung sinasabi ko na sa'yo, positive ka. So, alam mo, nagkukontrahan and nananalo lagi yung positive, syempre. Yan. Amukang saksak. Nasakta-saktan kang madda kalata pa hindi ko. Yes, one of the amazing things sa'yo kahit you are very strong kahit papaano. Oo. Di ba marami kang nakwento sa akin na ano to? Nangyari sa'yo nung first year ka nung wala pa ako. Tapos yun, nabilib ako kasi sabi ko, kahit nangyari yung mga yun, nandito ka pa rin, bumalik ka pa rin. How come? Di ba? You are strong talaga din, Manang Maria. Like, Manang Dan. And, hindi ngayon yung naging dahilan para hindi kayo bumalik. Ganun. And, salamat sa correction and lessons na natutunan ko sa'yo. Keep learning English by tap no. Next, shock met this one. O, diba? Sa mga lessons talaga, ang dami ko natutunan sa'yo, Manang Maria. Was my older sister. Kit. Nagpaka-older sister ka talaga sa akin during that one year. And sabi ko dito sa ano, sa English. Oo, kasi di ba nagpapatanong ka sa akin, anong English nito? Or tama ba itong grammar ko? Nagpapacheck ka sa akin. And I really appreciate you for being you. Yung na-open mo talaga sa akin. Hindi ka nahiyang magpa-correct ng grammars mo, ganun. And yun nga, marami ka pang matututunan on your journey na sa English. And next time, pag nakita ulit tayo, ako naman yung tuturuan mo sa English. Diba? Ganon. So, Manang Maria. Next, si Manong Lorbert. Manong Lorbert, Laurian. Bagbagay mo, Jay. Salang mga agsabay agkuti, Jay. Saka kay Ima. Ha? Paano to? Ano yung sayo mo, Manong Lorbert, na ano? Ang sabay ako TJ sa kakin Ima. Paano yun? Hala, sampulan mo ako Manong Lorbert nito. Hindi ko na maalala to. Anong sayaw to? Yun. Our prayer warrior during hapag kainan piman. Yes. Every time. Lagi ikaw yung sumasabak eh. Yung pag wala na talagang mag-volunteer eh. Laging ikaw. Our prayer warrior every time we eat. Diba? And that's the best thing na nagustuhan ko din sa'yo, Manong Lorbert. Kaya, pagpatuloy mo, maging prayer warrior. Tuloy lang yan kasi yun ang pinagkaiba mo sa aming lahat. And that's the best. Oo, pinagkaiba mo talaga. Parang yung naging uniqueness mo na kasi hindi nga yung pinipilit na ikaw yung mag-pray. Pag inaantay na namin at tas wala pang mag-pray, ikaw na. Diba? Ganun siya. And huwag kang puro study first yan ha. Mamaya unahan ka pala kay Miss A mo. Oo pala kasi sa Facebook mo puro ka shared post. Yung beses na akong nakakita ng puro study first sa caption or dun sa shared mo.
study first ka dyan, tapos mabalitaan ko. May crush ka pala kay ate, ano. Joke. Pero, yun naman talaga. Study first. Study first, and at the same time, sana pagkatapos ng study first mo, ano, hindi ka na hopeless. Diba? Hopeful ka na. Naalala mo yung sinabi mo sa akin na hopeless ka pa rin sa kanya? Kawa. Pero, thank you din Manong Lord Bird for your service dun sa Tagadag during the first center. Yung una kitang nakita ka, akala ko babae yung kasama ni Manong Joshua. Naalala mo pa yun? Nung dumating ako sa door, tapos galing ka dun sa, natutulog ka dun ngay sa may pulpit. Tapos, i-off mo yung gasol. Kasi, nililinay mo ata yung, ay after na nilinay. Or ililinay mo pa lang yung rice. Alam ko babae ka dun. Peace. Okay, next. Si Manong Janmel Pescacio pala. Ay, 3G ka. Manong Janmel, kamusta ka na? Oh, kamusta na si Manong Janmel? Ay, dahil ito yung Jay Marigatan nga bumangunog sa pa. Totoo-totoo, Manong Janmel, ha. Huwag mo akong i-hate nito. Kasi, every morning naman talaga is, hindi ka bumabangon. Kaya nade-demerit ka, di ba? Hindi ka bumabangon. Late kang bumabangon. Ganon. And salamat lahat is nanlibre mi, ah. Yes, kasi kailan yun nung nilibre mo kami? Yung tatlo tayo nila Alpha at anong una. Tatlo tayo nila Alpha nag milk tea ba tayo dun? Dun sa tabi ng MPSPC. Di ba tatlo tayo lumabas tapos nagkwento-kwentuhan tayo, ganun. Tapos, libre mo yun, Manong Janmel. So, thank you. We had our quality time during that time. And, mas nakilala pa natin yung isa't isa, diba? Ang dami ko rin narinig na background. And, si Kalang T ng Pakita T, kasi try so far. So far, talaga. Oo, kasi, si Kaji Freeze ngay mawis nga, hintayo ag, copy. Kasjay. Pero, copy ba yung ano natin? Oo, hindi ko na maalala, Your Honor. Basta yun, si Manong Janmel. Daming pera eh. Salamat talaga to be ko, salamat talaga, continue to be a blessing and hand ka. Magpapa-apekto ka dagita nga stressor mo. Yes. Si Manong Janmel, mabilis din tong maapektuhan eh. Kasi, ang daming stressor to si school. Yes. Pero number one din naman yung stressor niya, sarili niya. You know that, Manong Janmel. Yan, that. And we shared stories. And I know nga, I trusted you during those times. Ano ba yung mga na-share ko na stories ko nung time na lumabas tayo kila Alpha? Meron ba akong senior, Manong Janmel? Hindi ko na talaga maalala. Anyways, yun nga, Manong Janmel. Thank you so much. And sa demerits mong yun, alam ko may natutunan ka. And yung sa pagising lang talaga, kasi ang sarap ng tulog mo pag umaga. Naglilinis kami, kumakain na kami, eh, natutulog ka pa. Pero, hindi naman always, kasi minsan ngayon sakit yung migraine mo. Kay Manong David Cho naman tayo. Manong David Cho, lucky. Yes! Lucky you. So, kay Manong David Cho naman, bagbagay mo, Jay, ustisong karo na katawa ka. Ah, ustiso talaga. Yung number one. Sorry, Manong David, but anyway, yes. Nung oras naman. Totoo, bagbagay mo, Jay, ustisong. Kasi, nung last year, nung Breedwalk pa ako, nakita kita during sa mga Friday rally. Wala ka pang pustiso nun. And ngayon, na pumasok ako dyan, nagkaroon ka ng pustiso. So, ayan, sabi ko, kinumpare ko, magbagay mo talaga. Nga dati, pinipin na dito sa amin. Yun, and salamat, Aka WJ versus Ken, words of wisdom mo kanya. Sabi ko na to sa video ko na isa, diba? Sabi ko, well, words of wisdom mo na din yun.
Ang dami talaga. Yung mga verses na sinasend mo sa akin through Messenger. Lo, thank you, Manong David. It means a lot to me. And pati the DJ Times nga, kung una ako nga agalati si Des, oh, bicycle. Yeah! Exactly! Exactly talaga. Yung isang table nga na, yung maliit lang na table dun sa gilid, tapos minsan doon ako kumakain, hindi sa kasama yung mga ladies. Tapos, yun yung kasama natin, si Kuya Robert ata. Tapos, pagkuhanan na ng ulam, ay, ako muna bago siya. So, thank you. I appreciate talaga yun. And, minsan nahiya pa sana ako eh. Kaso, thank you for letting me na mauna before you know, hindi mo iniisip yung sarili mo eh. Yun ang may iba din sa'yo, manong David Chu, manong DJ. Yes. Na-appreciate ko D.I. kasi dapat talaga met mo una kami nga babae. Ngayon, jaded dumag kasi self-first at yun, pinagkaiba mo. Yun. I-deserve naman talaga namin ng mga babae, di ba? Joke. But, yun nga, manong David. The end. Thank you so much for being that kind of person. Kaya nga gustong-gusto ko sana nang umuupo dun eh. Pipiliin ko muna yung pinakamalaki na ulam. Joke. Hindi o. Nang kung mas malaki yung kailangan mo kasi manong David na ulam. Mas makukontento ka ba? Ganun. Joke. Anyways. At kay manang Miss Lynn naman. Hello manang Miss Lynn. Ang masasabi ko kay manang Miss Lynn. Sika nga puro ministry man din niya. Oo, totoo to. Actually, lahat ng ginagawa, lahat pa man ng actions, even sa words. Okay. Lagi sinasabi ni Mana Nisling na, ministry man din na. And that's true, pa man. Yung pag nakita niyang nagsasatot ka nga, garami din, or mapilipilitan ka, or yung parang, hindi maganda yung facial expression mo sa isang bagay na gagawin mo. Kasi pinapaalala niya na, ministry man din na. And that's the phrase na hindi ko talaga makakalimutan kay Manang Muslim. She do it for the Lord, and that's one thing na natutunan ko sa kanya. Diba, Manang Muslim? Siguro di ay titimatakot kanya, which is true, kasi naban pa ng notem, kaya dapat talagahan nga ay sasarot, diba? Yes. Totoo to. Kaya thank you, Manang Muslim. Ado dati nakita kanya mga mayat nga tula din Ken lessons din. Yes, marami talaga as per sa church and dyan din sa school. Marami akong natutunan sa iyo. You're very responsible, Manang Isling. You're very obedient sa mga task. Yeah, responsible. And sa kitchen, tagahawak ka ng susi, taga, alam mo, parang sa'yo na lahat, di ba? And even sa church, you are very dedicated to do the things. And thank you for your service, Manang Muslim. Naging good example ka sa akin talaga. Na minsan, maminsan met get, learn to rest, masyan ka dita bagin nga, maminsan get agsakitin. Yeah, totoo, nasulit ko to kasi yung ubo mo na matagal na, ano kaya, kailan nagsimulin, tapos ang tagal meron at meron ka pa rin ubo. Kasi minsan nakakalimutan mong magpahinga eh. Trabaho dito, trabaho doon. And that's you being responsible, di ba? Kaya nakakalimutan mo yung sarili mong alagaan mo doon. So, wala mismo. Kaya please take good care of yourself and make sure din na kailangan mong matutunan mong mag-rest. Yes. And tuloy mo lang maging good example. You're already a good example, Manang Isling, and continue to be. I want you to see in life na alam mo yun, well and good. Then syempre, in a good condition ka din, Manang Isling. Next, Manong Juanito Oldico Jr., Manong Ojo. Our guitarist Piman. Yes, at that age talaga, gagaling mo kitara.
Minus asar ko, so na tayo ibagbaga ka, so dake ni Miss R. Sorry manong Ojo. Sinasabi ko, pinaparis ko kayo ni Madam Daming. Funny-funny lang yun. Joke-joke lang yun. Pero pag sineryoso mo talaga, aba eh, sorry naman. And, si Kaka Nuche, adu kwarta na adu timang bagbaga. Oo. ikaw to manong Ojo. Bakit? Adu ti kwarta manong Ojo. Ado kwartam ngayon sinisingir mo siya, kwartam kanyak uray awanin. Oo, naalala ko yun. Yung 50 pesos, pinahawa mo sa akin yun. Barbaria mo yun. Basta yung may pera ka sa akin, na 50 pesos. Tapos, pinambili ko ng waffle, pinadala ko sa bahay ni Lola Kuway, tapos pinangkape ng iba, sabi ko, Yun na yung pera mo, pinambili ko na ng waffle. Tapos sinisingil mo pa ako ng pera mong 50 pesos na yun. Grabe ka man ng audio, ha? Alam ko bang dami mong pera? Bakit yung 50 pesos pa lang na yun? Kailangan ko talagang ibigay sa'yo. Kailangan mo talagang singilin sa akin. Kaya nag-ulit ako. Bumili ako ng kape, tapos, ayun, binigay ko sa'yo. Grabe ka man ng audio. Hindi ka pa naniniwala na ano, pinambili ko yun ng waffle, iba pa yung kumain, na akala ko kasi ikaw andun. But anyways, those are... nakakaloka lang. Okay. Tapos, minsan hindi mo na ako nilibre, tapos sinasabi niya, ang dami mong pera. Asan ang mustisya, Joe? Anyway, manong Ojo, kiss you. Next, manong Jerwin Wakit. Ito na si manong Jerwin. Okay, manong Jerwin. Masyado kang namining iti... Sorry. Masyado kang namining iti basit nga ba nag iso nga kasasar ni Alpasika. Eh, totoo naman to eh. Namimining ka talaga. Namimining ka talaga, ti. Alam mo yung sa mga bagay-bagay na... Green-minded ba tawag dun? Tapos, subsabality, panpanunutin mo... Meron kayong pagkahawik kay manong Chef Brain. Pero yun nga, sabi mo. Wala pala. Okay. Ngem, Jay may admit kat busy piman ka na yun. Agustati dito yung natao. Yes! Lagi ko nakikita to sa library. Alam mo yun? Yung napaka-silent. Tapos, pag dungaw ko, oh, nag-i-study pala si manong Jerwin. Very responsible ka sa centers mo. Yung sa preparation mo, yung nakita ko, yeah, talaga, alam mong nagpe-prepare ka talaga ng todong-todo. Pero hindi ko pa nakita yung actual na nandun ka na sa center mo. Pero yung sa preparation mo pa lang, di ba? Ayos na ayos. Responsible ka talaga. So, tuloy mo lang when data nga na narugyam ket nabasang paygaya madagi jay notes ko ah. Oo. Manong Jerwin, yung notes ko palang nakuha mo. Nabasa mo na amin di ay. Grabe ka ah. Hindi mo pa pinalik yung notebook ko. Aw ka nga. Nabasa mo kaming di ay. Masyado ka ng maraming alam. Oo, masyado ka ng maraming alam sa pagkatao ko. Pero, hindi ka pa alam. Akala mo ba? Marami pa. Kung marami kang alam, mas marami ka pang hindi alam. Gusto mong malaman? Duh. Joke. Balik mo yung ano, yung notebook ko kasi. Tapos next, kay Manong Jason Cernadilla. Kapatid ni Manong JJ Cernadilla. Okay, so, kaslamit ubing dating o katawa nagmayat na sa bayan. Totoo eh. Alam mo yung pag tumatawa si Manong Jerson, ayun, yung napipikit na yung mata niya, tapos J-Ru pa na talaga, kaslaub-ubing ng katkarawat eh. Nagkutong gamin, J-Ru pa na dahito yung tao. Ayan. Tapos, nagway talaga kang sabayan.
You're my business. Naalala mo yun, Manon Jason? You're my business. Sabi ko yun sa ano. Mind your own business. You're my business. Sorry. Manong Jerson. Ito totoo naman eh. Sabi mo, mind my own business. Eh, ikaw lang yung business ko at that moment. Sige. And where ba? Kasla si Cathy, close friend ko dita. Kasi feeling ko agka-vibes ta sabay may tipak mo kanya. Huhu! Oo nga. Nananipak ka din. Kahit sa sinasabi ko magka-vibes ta, pero bakit mo ako tinapak-tapak doon? Joke. Yun nga, agka-vibes ta. Alam mo yun, yung parang, yung minsan tumatawa tayo tapos na-realize ko, ha? Close tayo ng ganito? Inside me, ganun yung question ko sa sarili ko. Ayun nga, tapos may sabay-sabay tipak ka din. Parehas kayo ni Manong Jezreel. Meron pa yung time na tinipak mo ako tapos, saan banda ba? Sa mukha ko ba yun? Tinipak mo ako tapos, nagmark siya. Nagmark? Anong tawag dun? Alam mo may bakas? Hindi ba ako sinampala? Tinipak mo ako. Or dito? Hindi ko alam. Dito ata. Ano ka ngayon? Joke. So, ma-remember mo dyan ng demerita mo kanyak? Oo, yung maingay ako tapos dinemerit mo ako. Sabi mo, demerit ko si ka tapos sinong batak si ka? Sinong batak si ka? Sige, demerit na ko. No, sorry, Manong Jason. Hello? Hindi ko yung makakalimutan talaga kasi nagrugi at ijay haanak panpansinin, nagsakit riknak tayhaan kapumansin ng binmayagya ayos tamitin man nun. O, diba? Oo, talaga na after that na lunch ata yun, yung naghanda sila ng pagkain, nagluto pa sila, tapos maingay ako, madada ako, tapos hindi ko alam kung masakit yung ulo mo nun. Tapos sinumbatan pa kita, kaya ayun, hindi ko alam kung dinemerit mo ba talaga ako, pero nakita ko talagang nadismaya ka sa akin or nagalit ka, ganun. Tapos simula noon, parang nagkalayuan na tayo ng damdamin ba, 'di ba? Na hindi na tayo parang close friend, ganun. Wala na yung ganung vibes ba. And shakmut ko parang kahit ko kumanga agpasawarin yung mga kamot ko man sinahan mo kaya nga ikite ti mata Manong Jerson. So, ayun, pero ngayon, ayos naman na tayo, di ba? Ayos ba tayo, Manong Jerson? Of course. Yeah. Next, Manong Melky Sedek ba now? Hi, Manong Melky! Ha, oh, first pa lang, ha, ano kaya? Bakit? Si Kaka Nojay gayam ni Madam M. Ay, oh, naalala ko pala. Inakwento ni Mama Rito sa ano. Walking down the street. Pero, joke. Joke lang yon Manong Melky. Dito yung dyan nagtatal na piman ni Jerome. Nga kanain ko nga seatmate sa left side ko. Ay, oo. Oo, seatmate pala kita, Manong. Manong Melky dito sa side na to. Kasi ako na sa gili, tapos ikaw dito ka. O nga, no. Kanayin na agdingdingig, ure makatultulo, gata, kitak isunam na kit attentive man. Oo, ano, yung antok na ako kay Ma'am Remy sa lecture niya. Tapos, ikita ka niyang, ha, bakit hindi kayo inaantok? Bakit, oh, na, alam mo, mulat na mulat yung mata nila. Tapos, holy hour pa naman yun. So, yun, then, grabe, Manong Melky, no? Haha, inano-ano sa napay J time nga nag-video kami uray makikita adakan ng Aramidi na ay oo nga no yung para mag to the point na magrereklamo ka na, or umayo ka na pero pinilit mo talaga para lang sa grade namin na group ko. Diba, thank you Manong Melky for your sacrifice during that time. Talaga may pimang nga adak mati Aramidi na mag yun nga yung tinatawag ka namin. Paulit-ulit ka namin tinawag, hinanap, para lang ma-involve ka sa video na yun. And successful naman siya kasi nakiparticipate kayo. Dabas nga kayo mga actors and actresses. Actress pala. Thank you, Manong Elkia. Hindi ka nagalit. Yes, dapat lang. And next, Socalo Victor Jr. Okay. Dito yung tikaubingan ni Payman. Ken, kai...
Ka-innocente yan, kanyami. Oo nga, innocente si Victor. Bata niya kasi. Oh, very ano siya. Mas innocente ng siya. Oo nga. Sa lahat-lahat ba naman? Alam mo yung, na-imagine ko na tuloy yung mukha ni Victor pag, ano, alpa, ikaw ha. Maragagsa ka na makikita ti amin nga, ano to? Garaw na, tay kasla ubing talaga nga agay ay ayam. Oo nga. Ngayon siya yung pag ay ayaman kit makaad-adal at ta. Oo nga. Si Victor kasi, isa siyang, alam mo, bata talaga siya. In a way na makikita mo sa moves niya, ganun. Pero decidido talaga siya, determinado din na matuto and yun, makapag-aral. Kaya nga nandiyan siya sa Bible school. Very decidido nga siya na maraming matutunan. Ayun, si Victor, ganun talaga siya. Pero pag nakikita mo to, ang tahimik niya, hindi masyadong nag-iimik to hanggang ikaw yung unang pumansin nga. Pero pag tumawa to, yung ganun ba na ano, tapos, pambihira. Parang ma-realize ko na lang sa sarili ko na, yun ko lang nakita ulit tong tumawa. Kasi hindi masyado nga, napakatahimik ni Victor. Tapos inom lang ng tubig. Oo nga, lagi ko nakikita siya, puro inom ng tubig, inom ng tubig, inom ng tubig, Victor. Yan. So, paras kami ni Victor na wala na sa Bible school. Nag-aaral na din siya. And that, hoping, praying din na one day, we will be reunited again as a batch. Diba? Yun din ba? Alpha Punasen, you're the next. And isa ka din sa mga taong matapang dahil pinaglaban ka. Woo! Kade. Oo naman. Pinaglaban ka nga niya eh. Kahit ano, ang daming umupos. Oh, ikaw pa rin at ikaw. Oh, di ba? So, amo, diba, sit ka taong kit talaga nga, awan may baga, kundi na big satisfied yung spirit mo. Yes. Pero sa kinang isa dyan na ano, daming yung breakdowns. Pero, still standing. Very firm. Dumaan ka sa mga matinik na daan and you survived. Totoo to. Hanggang ngayon eh, nakita ko pa rin ikaw. So, ang masasabi ko, I'm very proud of you, Alpha. Very proud. And, believe ako sa'yo kasi kahit ganun, pinipili mo pa rin magpatuloy yan. Na, yun ang wala sa akin. Ako kasi talaga, ang bilis ngayon na ma-update yung isip ko sa mga pag may nangyaring ganito, ganyan, kakaroon ko negatives. Maano siya eh, matitwist talaga siya. Yung kahit gusto kong magpatuloy, pero dahil sa bagay na yun, ayoko na. Pero si Alpha, yun, tinuloy niya lang kahit sobrang tusok na siya. Ganun. Although may mga parts talaga sa yung kailangan mabago, but I do believe na sa tamang panahon, yun mangyayari, hindi man ngayon, kasi I know you are on your learning process. True. Lahat naman talaga tayo is, there are pieces sa atin, sa buhay natin, sa pagkatao natin na kailangan nating mabago. Minsan pa nga hindi na natin alam na mali pa rin yung ginagawa natin. Kaya kailangan talaga natin na makinig sa mas nakakatanda, sa mas eksperto sa atin. Kakaruno, diyan makikita na kanya at ayaw kit, it's wrong and it's not good for us. Eh, yung mga ina-advise naman nila is for our own good, diba? So, let's be open on learnings. And, yun lang. Alam ko in the right time, kit. Makita to si Ka-Alpha nga, you know, hindi na fake yung smile mo, diba? And, maraming nagbago sa'yo. Yun, Alpha. Naalala ko patuloy nung, ano, yung library hour, natin na umiiyak ka. Ako ngayon pumunta dun sa dorm, sa room nyo eh. Kay library hour pa yun. Umiiyak ka na, alam mo na yun, yung tali ng sapatos ah. Naalala mo yun. Alam mo, sobrang natamaan ka, sobrang nasaktan ka dun. Ang daming beses eh, ang daming beses na sobrang nasaktan ka. Pero, yun nga, bumabangon at bumabangon ka pa rin. Kaya, believe ako sa'yo.
wala akong masabi. Just continue to pray and pray and pray and be open to learnings and be willing to adapt new surroundings and learnings and peoples and everything. Okay? Okay. Kuya Paul Botis. Kasama ko ikaw sa katuwaan. Kadulan mo din si Manong Cherson. Ikaw talaga. Alam mo yan, Paul. Salamat dita. Mayat ken clear nga cellphone mo tayo. Nakinabang nga. Oo nga, yung phone mo. Bakit kasi ang liit-liit na tapos ang ganda ng camera. Ayan tuloy. Lagi ako naghahawak pin man nung malapit na yung bakasyon. Grabe. Isurapin man dyan. No, at the ibagak nga. Kakat katawa, katawa kami na duwa. Totoo ba yun, Manong Paul? Tumatawa ka ba talaga nun? Hindi yun fake? But anyways, yes, talaga. Sa room, diba? Yung tumatawa na lang tayo pag... Uy, ang dami ko kayang kwento sa'yo. Ang dami kong nasabi sa'yo tapos tinatawanan mo. Kaya magpasalamat ka sa akin. Dahil nang dahil sa akin, nagkaroon ka ng good heart. Healthy heart pala. Good heart. Healthy heart. Kasi pag tumatawa daw tayo, magkakaroon natin ng healthy, you know. Search nyo yan. May benefits yung pagtawa. And, may madamit ajay time nga. Isun namit ada ibagana. Isun na pa ijay, apan ka no ijay Korean. Oo pala. Yung sabi mo kay Manong Melky. Dun sa video natin, apan ka ijay Korean. Tagi ng tea. You know that. Soju. Grabe ka talaga ha. Phone. Apan ka ijay Korean. Tagi ng tea kastoy. Hello. Yun talaga. Actually, isa rin naman talaga yan yung mga, ay naka-confuse tayo sa mga words. Words na magkalapit, tapos, minsan, you know that. Pero, natawa talaga ako doon nung pinapanood ko yung video na yun, nung nag-e-edit ako. Ay, grabe. Napakatawa. Yun. Anong Teber Timag? Si Ka Jay, kaparehas ko ti height. Ngayon, natay-tayag ka ba, sit? Oh, ha? Natay-tayag ka ba talaga? Or siya? Siyempre, si Ka. Shakti ka ba si Tan? Oo, oh, Manong Teber, konti na lang. Magka-height na tayo. Alam mo ba yun? Oo, siyempre. Seryoso, met lang. Dito yung ngayon, komedyante gaya mo. Yeah, exactly. Yung, alam mo, pag nakikita mo si Manong Teber, napaka-serious ng face niya. Ang seryoso ng face. Then, pag siya pala yung mag-preach, alam, ang dami pala nakakatawang jokes to. Na halos masakit yung tiyan namin, halos hindi pati siya nagkukuwento eh, hindi na niya rin maituloy yung sinasabi niya dahil sa kakatawa. Grabe ka naman kasi yung ano mong powers na mong yan, Manong Teber. Hindi ko akalain, hindi ko in-expect talaga na may ganung karisma ka pala. Grabe. Yun. And haha, maminsan kiti pilosopo na ipilosopo na jay damag ni Ma'am Hermie. Uray na seryoso ni Ma'am Hermie. Totoo. Yung time na yun na nagtanong si Ma'am Hermie, tapos papilosopo naman yung ginawa mong sumagot. Medyo nana si Ma'am Hermie dun, pero kami tawang-tawa din kaming nakarinig at kasama mo sa room na yun. Tawang-tawa kami. Bakit nang pipilosopo ka sa seryosong tao? Seryoso ka si Ma'am Hermie nun. Yun. Paminsan lang, agkatawa, sungahan, aksa na yung ganyan ng nga karakatawa. Siguro per me lang, tikatawa na nung ijay istorya na mismo. Oo nga. Hindi ka masyadong agkatkatawa. So nga, alam mo, kahit nag-joke ako sa'yo, tapos seryoso ka pa rin, kaya hindi na ako nag-joke sa'yo kasi nga, yung dumalabas yung tawa mo is during pag mapipreach ka na, pag yun, lumalabas yung kwento mo, tapos dun katatawa, ganun. Grabe si Manong Teber, seryoso kasi ni, kahit na magka-height tayo, hindi tayo magka-level. Anyway, joke lang. Yan, and lastly, si Pastor Moises Chudias and Pastor Victor Alinong. Ito yung mga interns during that time. Kaya na isang ganap na pastor. Yeah. Ngayon, ang status niya na is pastor, di ba? Wow, pastor!
Anti prayer ko lang kid, agtuloy kayo tapno adu ti ma-reach yo nga souls. Isa kayo sa mga patunay na kaya din namin to kasi kinaya nyo, di ba? Fighting! Tama. Pinatunayan nyo na walang imposible. And kahit ang daming challenges na sumubok sa inyo, you still fight for it. Kasi talagang decidido kayo na magamit ni Lord sa ministry. And yun, praying na successful kayo sa lahat ng bagay na ginagawa niyo sa buhay. Yun, especially your work for the Lord. Diba? Na marami kayong ma-reach na soul, marami kayong ma-share-an, may evangelize. And yun, I'm just happy for you both. Kasi ngayon, susunod na si Manager Rilsa sa yapak nyo. Yun lang guys, and I hope nga ma-inspire kayo pa, ma-motivate kayo pa to continue serving the Lord amidst of others falling away. Oh, yun yung ano nyo sa Foundation Week. Others falling away. Ganun. And I'm so happy na na-meet ko kayo, di ba? Na nakasama ko kayo to that span of 1 year. And makikita pa naman tayo, di ba? In the right time. Hindi naman sa always, pero pag naisip ko, naaalala ko kayo, pinagprepare ko kay Lord. Lord, kailan ko kaya ulit sila makita? Kailan kaya ulit ako makabisita? And I know na in the right time, makikita ko rin kayo. So, that's all for today. Bye!